Doc, Doc, pwede pa quickie? Sure. Doc, bakit may mga bata na nagkakaluga? Yung sinasabi otitis media ba yun? Yes. Well, that's an infection. So usually nag-i-infection yung tenga. Kadalasan galing yan sa sipon. So pag sinipon, konektado kasi yung ilong sa tenga. So yung sipon na yon pumupunta sa tenga natin and then nagko-cause ng infection doon. May yung banban ng tenga nabubutas tapos lalabas dito ngayon yung sipon na yon. Kaya yun yung tinatawag na luga. So kailangan lang doon gamutin yung infection para tumigil siya. Then hopefully pag tumigil na yung infection, magsasara ulit yung banban and di na siya mauuli. Although sa iba, hindi siya fully treated, kaya nagiging paulit-ulit yung pagtutulo ng tenga. And yun yung rason kung bakit kinakailangan talaga siya na follow up para hindi siya paulit-ulit na nai-infect. So ano yung Doc, hindi nila nagamot yung sipon ng bata kaya gano'n na umabot sa pagkabutas ng kanyang tenga? Well, isa yon. Although may ibang bata kasi na medyo prone sila na madalas nagsisipon. So sa pagiging madalas na pagkakaroon ng sipon, yung tenga parang nagiging komplikasyon siya na nag-complicate yung problema sa ilong na napunta siya sa tenga natin. Kaya kadalasan dyan yan yung sinasabi namin na kapag meron kang sipon, huwag ka masyadong sisinga na masyadong malakas. Kasi mapapansin mo yun, pag sumika ka ng masyadong malakas, di ba parang yung tenga mo na nagpa-pop. So, ang nangyayari kasi doon, yung sipon, parang nadadala mo siya doon sa tenga. Umapasok siya doon sa connection. Pag naipon siya doon sa tenga mo, yun yung nagko-cause nung grabbing infection sa tenga, which kailangan may separate na gamutan kasi. So yung mga toddlers pala, hindi dapat pinasisinga ni mami. Yes. Pinipilit ni mami sa binga eh. Basta, ang sinasabi lang namin doon, pag suminga ka at may lumabas, okay na yon. Hindi mo dapat ipuwersa. Kasi pag puwersa mo, may ibang pinupuntahan yung sipon eh. And ang pinupuntahan niya kadalasan, yung middle ear na espasyo doon. Kasi yun yung may connection sa ilong natin. And then doon ngayon magsa-start yung infection na pwedeng tumuloy ng tinatawag na luga. So habang nagagamutan, pabayaan mo lang tumulo yung luga? Yung sa sipon kasi, pag meron kang sipon, di ba? Kung lumabas siya without force, okay lang yon. Kung kailangan ng force para palabasin yung sipon, ibig sabihin nun, hindi kaya ng sipon lumabas dahil medyo malapot siya or nandoon na siya sa lugar na hindi siya makakalabas, yung mga sinuses. So, huwag mong ipilit. Ngayon, kapag yung infection pumunta na sa tenga, kadalasan kasi yan, nandun din siya sa isang space dun sa tenga na konektado sa ilong. And then, meron siyang yung banban, parang paper thin na structure yon na buo yun eh. So, yun yung nagpo-protekta dun sa parte na yon. Kaya lang, may drawback din siya na minsan, dahil may infection doon, hindi walang malabasan ngayon yung sipon. So eventually, pag sumobrang dami yung sipon doon, dahil nga sa grabbing infection, o dahil nga pilit ka ng pilit na lumabas yung sipon mo, mabubutas yung banban nung tenga. Kasi hahanap ng lugar yun para makalabas eh. Kaya minsan yan may grabbing pain, na mararamdama, para kang binging-bingi. And then eventually, pag nabutas na yung banban na yun, yun na yung makikita mo na may tumutulo dito. So, usually yun, habang nandun pa lang siya sa middle ear, na nakikita namin na, uy, dumadami na siya doon, may corresponding medication na binibigay yun para hindi siya tumuloy ng luga. Kaya, di ba mga sakit ngayon, sinasabi, makuha mo ng medyo maaga, hindi pa siya pumapasok dun sa grabbing stages na complication, nagagamot naman siya. At hindi siya papasok dun sa kailanganin niya ng surgeries. Thank you, Doc. Okay.